Hello, good morning mga boss. Good morning sa inyong lahat. Ngayong umaga, mag-update tayo sa ating mga sisiyo ng pabo at saka manok. Kasi yung sisiyo ng pabo ko mga boss, medyo may kunting problema. So, bago po ang lahat mga boss, para sa mga bago na ngayon lang nagawin sa akin channel o napadaan lang, kung gusto nyo po na masubaybayan pa yung mga video ko, pwede nyo po ako i-subscribe at pakiclick na rin yung notification bell lang sa ganun po eh, manotify po kayo ni YouTube pagka may mga bago po akong upload mga boss. Okay? So, update na tayo. Let's go! Yan na po sila. Mga boss, malalaki na sila. Bilis lumaki ng mga pabo. Lalaki na oh. May isa pala akong sisiyo mga boss na may karamdaman. Kasi kanina nagpapakain ako, siya lang yung hindi kumain, nakadapa siya. Tapos medyo nagtayuan yung balahibo niya, kaya kinuha ko, nilagay ko muna dito, baka matuluyan. Sa awa ng Diyos, inaka-recover naman. Pusa siyang kumain, tsaka uminom ng vitamins. Kaya medyo ngayon, medyo okay-okay na pakiramdam niya. Tapos yung mga unang nakalagay dito mga boss, yung mga sisiyo ng pabo, nilipat ko ng lagayan mga boss, nandun na sa border pen kasi nakita ko mga apat ata na sisiyo na puro butlig yung mukha gawa nung kagat ng mga lamok. Tapos lumubo. Eh bago lumala mga boss, eh nilipat ko sa border pen, tapos iniwalay ko na sa inahin na manok para maalagaan. So ngayon mga boss, titignan natin. Let's go. Ito na po mga boss, yung mga sisiyo ng pabo na dati nakalagay doon sa hanger na kulungan na naka-open kasama nung inahin ng manok. Ayan sila. Tingnan nyo po yung nguso ng pabo. Ang daming butlig, lumubo, gawa nung kagat ng lamok. Kaya nilipat ko dito mga boss, para wala ng lamok na makapasok hanggang sa lumaki sila ng konti. Kasi napaka-sensitive pala nitong pabo. Kaya pagka mag-alaga po kayo ng pabo, kailangan talaga na araw-araw naka-observe kayo kung ano yung sitwasyon nila kahit na mainahin pa, para maagapan agad. Kasi sayang naman pagka malagasan. Yan sila mga boss. Tapos yan yung mga pagkain nila. Dito walang makakapasok na lamok kasi mainit naman, tapos may ilaw. Pagka after ko sila pakainin, isasako rin din naman to. Dito naman mga boss, sa grupo na to, wala akong problema dito. Napaka healthy ang mga sisiyo dito. Puro kalmot ang inabot ko dito pagka nagpapakain ako mga boss. Talmot ng kanilang mga kuko. Puro mga iitim mga sisiyo dito mga boss. Ah, may tatlo palang kulay brown. Mga healthy ang mga sisiyo dito. Wala akong problema dito na dito sa grupo na to.
saka ito yung mga yung bagong sisiyo natin mga boss. Medyo malaki na. Bilis lumaki. Yung inahin, basilan. Yan. Malalaki na sila. Saka healthy din. Wala din akong problema dito. Magaling magalaga yung inahin nila. Naglilim na yung inahin natin. May isa pa tayo naglilimlim dito mga boss. Malapit na tumamisa. Sana marami. Yan. Sana marami siyang mapisa na sisiyo. Diyan siya nangitlog sa pakainan ng baboy. Ayaw niya sa ugat.
incubator ko na semi-automatic mga boss. Kunti lang yung capacity. Tapos nabili ko na 1,500 doon sa Turiel Davao City. First time ko nagkaroon ng incubator mga boss. Tapos nung unang salang ko dito, ang daming itlog na nabugok kasi mga boss pinasukan ng langgam. Nagkataon pa nung time na yon na pa-hatcher na yung mga itlog. Yung mga itlog na nag-crack na, palabas na sana yung mga sisiw, inandun lahat yung mga langgam. Kaya nung pangalawang salang ko, nilagyan ko na yung mga paa ng pinatukan ko ng incubator. Nilagyan ko ng mga ganito, yung parang balunan. Tapos nilagyan ko ng tubig. Tapos yung paa ng table, nilagyan ko ng takip ng soft drinks para hindi masira. Kabilaan, apat na paa, ilagyan ko. Ayan. Para hindi na makapasok yung mga langgam. Semi-automatic lang to mga boss. Bali, tatlong beses ko sila pagbabalik ta rin yung mga itlog sa loob. Alas 6 ng umaga at saka alas 12 ng tanghali at saka alas 6 ng gabi. Ngayon mga boss, samahan nyo ako, baliktarin natin yung mga itlog sa ilalim. Okay? Let's go! Ayan. Tapos na nating binaliktad mga boss. Takpan na natin mga boss. Okay mga boss, mag-shoutout na tayo. Unang shoutout, si Lilibet Shen, shoutout sa'yo. OFW na mahirap vlog, Rodelio Aguilar, shoutout sa'yo. Jansky Down Under Vlogs, shoutout sa'yo. Len Steve, shoutout sa'yo. KMX TV, shoutout sa'yo. Kaibigan Said Vlogs, shoutout sa'yo. Dimples430, shoutout sa'yo. Butiking Gala, shoutout sa'yo. Monica San Pascual, shout out sa iyo. Venus Indaya, shout out sa iyo. Birds TV, shout out sa iyo. Libot Tutorials, shout out sa iyo. Jackie Vlog Dubai, shout out sa iyo. Mami Tis Kusina, shout out sa iyo. Mrs. Wola, shout out sa iyo. Mylen Villacote, shout out sa iyo. Discovery Pinas, shout out sa iyo. CJ Casas, shout out sa iyo. Ako at Ang Corolla, shoutout sa iyo. Team Lalabs, Lina Daigon, shoutout sa iyo. Mags TV, shoutout sa iyo. At saka shoutout po kay Makuringa Waray. Okay? Maraming maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik nyo sa aking
mga video. At saka sa mga bagong nag-subscribe sa akin, maraming maraming salamat din sa inyo. Welcome po sa inyong lahat. At saka sa mga silent viewers po, sana po na mag-subscribe na po kayo. Malaking tulong na po yan sa aking channel. Okay? So, yan lang po mga boss. Hanggang sa muli. Adios amigos. Bye-bye!